Alright, ayan, magandang hapon sa lahat. So sa video ngayon guys, we'll be talking about another no season 7 game mechanics ng Axie Origins. And this time we'll be talking about Bulwark, no, which is a player status, no, hindi siya buff player status, so hindi siya basta-basta matatanggal. Pero may condition, no, or kailangan ma-meet, no, para matanggal siya. Babanggitin naman dito. So ano bang meron sa Bulwark? Medyo straightforward guys, no, yung mga leftover shield natin after tumira ng kalaban, no, ay magiging AoE damage sa kanilang mga Axie. Sabi nga nila dito, when enemy turn ends, no, before dropping shields, deal 5% of leftover shield as damage to all enemy per stack of bulwark. Kasi yung 5%, isang stack pa lang yan. Ang maximum stack natin is 10. So ibig sabihin, yung leftover shield natin, no, yung kalahati nun, yung optimal na damage or AoE damage sa ating kalaban. For example, meron tayong 100 leftover shield na siya guys. Tapos na tumira yung kalaban, may 100 pa natira. Yung kalahati nun 50 ay magiging AoE damage sa kalaban. Okay? Tapos, yun nga, dahil hindi basta-basta natatanggal yung bulwark, dahil hindi naman siya buff, no? Ano siya, player status siya. Dito binanggit nila na you will be losing 2 bulwark whenever an allied Axie dies. And then yung mga cards din, meron din silang mga effect na nagpapabawas ng bulwark, no? So pwede rin naman talaga mabawasan yung bulwark kung talagang sobra-sobra na yung bulwark natin, no? Especially kung matatanggal yung bulwark to our benefit, no? So later, silipin natin yung mga cards na related sa bulwark, no? And then meron din silang added information dito. Sabi ko nga kanina guys, yung bulwark is a player status, so hindi siya basta-basta natatanggal. And then, ito na ulit lang to guys. Sabi nila dito guys, ayan, shields does not need to be dropped to deal damage in case of effects such as cocoon or shield backup. Kasi alam natin guys, yung cocoon at shield backup, meron siyang shield retention, no? So, hindi naman porket hindi na bumaba yung shield is hihina yung damage, no? So, it will assume, no, na naubos yung shield when they are computing for damage. So maganda rin talagang isama dito yung mga retain effects, no, para nasulit mo na yung shield, okay, tapos malakas pa rin yung damage. Kaso nga lang guys, dun sa shield backup, no, nabasa natin na narating yung shield backup, so ito guys yung shield backup, meron nga lang penalty guys, no. So ito yung bagong effect ng shield backup. These Axie shields grant 15% shield while shielded, take negative 20% damage from attacks, no, retain 50% of leftover shield, but yung bulwark will be dealing negative 30% damage. So sa mga gumagamit ng shield backup, yes, nakakapag-retain ka nga ng shield dito. Kaso nga lang yung magiging damage, no, ng bulwark ay mababawasan. So hindi ko alam kung worth it 'yan or hindi, no. Pero the best way talaga is to test it out, no. Okay? Pero sa ano lang naman 'yan, sa shield backup. Pero yung retain ng cocoon, guys, wala naman siyang penalty. Okay? So yung cocoon na retain, wala naman, hindi naman binanggit dito. Okay? So, given that information, okay, let's talk about the different cards, no, na merong bulwark. Karamihan ng shield cards, guys, may bulwark, eh, no? Anyway, recap lang muna. Again, yung bulwark, no, yung mga leftover shield, magiging damage. And the more stacks that you have, no, player status to, the better, kasi mas sumasakit, no, yung damage ng leftover. Okay. So, sinave ko guys yung mga cards, no, para mas madaling tignan. Ito yung mga cards na mayroong bulwark with them. So, itong Hermit, Serastes, Kingfisher guys, na-cover na natin yan, no. Sila lang yung mga cards na mayroong guard. Okay? So, na-discuss na natin kung paano yung guard, no, how it distributes the damage. And then, gusto ko lang sabihin na itong mga cards na to ay nagbibigay din ng bulwark. Okay? Nagbibigay, nag-aambag sila dun sa count ng bulwark ng player. Okay? So, yun lang naman guys for Hermit, Serastes, at Kingfisher, no? So, malaking change to, malaking change. Hindi siya kagaya nun dati, no? Okay. Another card naman, other cards pa na merong bulwark is yung Bubble Mix. Ito guys, medyo interesting, no? So, target any ally plus 1 bulwark
tapos plus 1 bubble to allied axis, bonus 1 bubble per 2 bulwark. So ibig sabihin guys, kung meron ka ng 10 stacks of bulwark, ilang bubble 'yun, no? So I think ito yung pwedeng pangontra ng mga sustain sa kapwa nila sustain. Bakit? Syempre, yung mga sustain na yan, pag naglalaban yan, long game yan, walang mamamatay. So mas lamang siguro yung makakapag-deal ng more damage. And given, no? Given na ang lakas, no, pag-generate ng bubble nitong bubble maker natin, pag sagad na yung bulwark, pwedeng ito yung magpanalo sa kanila. But this is just a theory, no? So if you have other ideas, let me know by writing down in the comment section. Next card guys is yung Hatsune, no? Nag-iba rin yung effect. Target any ally plus 1 bulwark next turn. When an allied axis other than the target is attack, apply 1 taunt to the target, no? So pang taunt lang siya, okay? Pero bago ma-taunt is kailangan may ma-attake muna na allied axis. At saka next turn lang siya guys. Ibig sabihin, pag hindi na meet yung condition na to, hindi na siya mag-take effect in the subsequent turns, no? Hanggang next turn lang talaga yung activation ng Hatsune natin. Next guys, yung Teal Shell, target any ally. Sa bawat card na gagamitin before Teal Shell, merong extra shield. So parang ganun pa rin ata yung effect niyan, 'di ba? Plus 15 shield per other card played this turn, no? Cap of 90. Ibig sabihin kailangan mo gumamit ng 6. Okay, bago yung Teal Shell para sagad yung shield, no? Pero you will be getting 1 bulwark per 60 shield granted. So I mean, okay lang naman, madaling i-activate yung 60 shield for Teal Shell, pero yung 120 guys, kasi 30 plus ano yan eh, 30 plus 90, 120 para dun sa 2 bulwark, medyo mahirap guys, no? Imagine ninyo, kailangan nyo mag-activate ng ilan yun? 6 cards, diba? Diba? Bago yung Teal Shell, para makakuha ng 2 pirasong bulwark, no? So, I mean, possible siya, pero hindi mo siya magagawa continuously. Unless nakaano ka, Navaga siguro, pwede, Navaga, no? Makapag-activate ka ng maraming card nun. Tapos yung card na ina-activate mo is may draw power. Okay, so pwede siguro pag ganun yung scenario. Next guys, yung Snail Shell. So yung Snail Shell tsaka laging guys, same pa rin naman sa effect nila before. Pero imbis na isang pirasong gulang, no? Nagina siyang chances, no? Pwedeng magkakaroon ng chance na 2 guyong malalagay sa discard pile. Dati kasi isa lang yan guys eh. So ngayon add 1 to 2. So pwedeng isa, pwedeng 2. Same, no? Same yan for Snail Shell and Lagging. Alam natin yung Snail Shell para sa mga attack yan, yung Lagging para sa mga skill or secret cards, no? So nadagdagan lang naman ng bulwark. Okay? Nadagdagan ng bulwark, tapos extra goo, no? Kasi siguro napansin nila kahit yung player gumawa ng pure goo na team, bulok pa rin, no? So I hope magkaroon na ng chance yung goo ngayon, no? Kasi I believe ilang beses ng Teen Rai, no, na gumawa ng goo team, pero talagang bulok ang kinakalabasan, no? So ito na kaya yung pag-asa nila, we don't know. Next guys, yung Turnip. So yung Turnip guys, ang ginawa nila dito, ayan, meron na namang bulwark, no? So napansin sa atin guys, sabi ko nga kanina, yung mga shield cards natin or yung ilang healing cards natin nagkakaroon na ng bulwark, no? Kasi nga iniba na nila yung sistema ng Blood Moon. Anyway, pinataas yung stat niya, no, from 25 naging 30. So mas maganda 'yon. And then meron pang bulwark. So yan na yung effect ng ating Turnip. And then for the next cards guys, no, medyo magulo kasi explain to. So nilipat ko sa isang table ulit. Okay, itong mga to, no, yung mga if not initial, medyo magulo. So nilipat ko dito guys para mas madaling i-explain, no. So let's now jump to Snake Jar. So yung Snake Jar, target any ally axis, apply Snake Jar. So ganun pa rin naman yung Snake Jar guys, no. Pag hindi napatay yung axis na may Snake Jar, may damage, no, based dun sa stat nung Snake Jar. 50 naman yung stat niya dito. And then if you use it initially, inactivate mo agad, you will be getting 1 bulwark. Kaso nga lang guys, if hindi mo siya ginamit initially, you will be losing HP, no, 50% of base shield. So kung 50, mababawasan ka ng 25. So preferably yung Snake Jar gamitin mo initially,
para walang penalty, no, walang damage sa'yo. Next guys, Lotus, target any ally, purify 3, 70 yung stats. So nabibigay siya ng 70 shield, no. Pag ginamit mo siya initially, mababawasan ka ng bulwark, no. Pero may heal mo or may heal yung target na yon equal to the shield value. Na for me, ang lakas, no. Imagine niyo, nag 70 shield na siya, nag 70 heal pa. Okay? Pero nabawasan ka ng isang bulwark. Pero sulit, no, yung stats, parang ang laki. Tapos nakapag-purify ka pa. Ang daming nangyayari, guys, 'di ba? Pero kung hindi mo naman siya ginamit initially, you will be getting an extra bulwark, no. So yung pagbawas ng bulwark, I won't say na it's bad, kasi nga baka puno na yung bulwark mo, 'di ba? Or meron ka ng mga upcoming cards na may bulwark. So pwede mong bawasan yung ilan, tapos yung mga next card pampadagdag ulit ng bulwark. Yun naman yung idea, no. So it's not totally bad na mabawasan yung bulwark natin, lalo na kung puno na. Next guys, yung Mary, target any ally, 75 yung stat niya. And if you use it initially, mababawasan ka ng bulwark, pero yung 50% ng shield stat will be applied to all axes, no. Instead, ibig sabihin na imbis na single target 75 AoE shield, no, 50% nung 75. Pero pag hindi mo naman siya ginamit initially, you will be getting isang bulwark, no. So yan yung Mary natin. And then yung ear breathing. By the way, itong Lotus Mary, shield yan. Ito Sneak Jar is shield. Itong ear breathing Tornicator Pillar is attack pa rin naman. So yung ear breathing, add 1 goo to enemy discard pile, 40 stat, no. Pag ginamit mo siya initially, mababawasan ka ng bulwark. Pero guys, yung 75% nung attack mo, kunwari 40, ano yan, 30, will be a shield to all allies, no. So ang daming nangyari, guys, di ba? Nalagyan mo na siya ng goo, nabawasan mo na siya, nag-shield pa lahat ng axe mo. Ang daming nangyayari, guys, 'di ba? Pero pag hindi mo siya ginamit initially, you will be getting one bulwark, at yung attack na to magiging shield, 'di ba? So yung 40 na damage magiging shield ng attacker. Okay, gain shield equal to attack, no? Okay? So next guys, yung Tornicator Filler, bonus 10 damage per goo in enemy deck, cap is 90 bonus damage, ang base stat niya is 60, no? So given na yung lagging natin at saka yung snail shell, pwede nang maging dalawa yung nilalagay, baka mas maging effective na nga to. Pero will that be enough, no? So yun yung question, eh. If initial guys, makabawasan tayo ng bulwark, pero you will be getting shield equal to damage dealt. So imagine ninyo guys, no, kung nasa 159 damage na to, nabawasan mo siya ng 150, tapos bigla ka magkakaroon ng 150 shield, no? 'Di ba? 150 shield, assuming walang shield guys, 'di ba? 150 shield, eh paano pa pag may vulnerable, no? Napalambot mo, so mas sumakit yung damage. So magiging shield mo pa yung naging damage na yun. At kung 10 stacks na yung bulwark mo, yung kalahati ng shield na yun, magiging damage pa sa kalaban, no? So antindi guys. Pero may condition to, kailan marami ka ng goon na nalagay sa kalaban, okay? Pero pag hindi mo siya ginamit initially guys, you will be getting one bulwark naman from Tornicator Pillar. Okay? Now, para naman sa ating mga AoE shield, no? Namely, Mint, Red Ear, tsaka Pinsir, guys, no? Kilalang mga AoE shielder to. Pare-pareho sila ng stats, guys. 35 na, no? Pantay-pantay na yan. So, yung Mint, guys, shield all allies plus 3 cleanser. Pag ginamit mo siya initially, okay, yan lang yung effect niya. Pero pag hindi mo siya ginamit initially, you will be losing one bulwark, no? Okay? So yung Red Ear naman, shield all allies 35. Next time the enemy uses keep or yung keep mechanic, you will be getting 2 fragment. Okay? Pag ginamit mo siya initially, walang penalty, pero if not, you will be losing one bulwark, no? And lastly guys, yung Pinsir, yan, shield rin lahat. Next time your enemy uses keep or keep mechanic, same thing with Red Ear, no? Pero dito, you will be adding 1 or 2 goo to their discard pile, no? So ito yung nakakatawa, yung 1 to 2. Sana laging 2 yung lumalabas, no? Para solid yung Tornicator Pillar natin. Anyway, pag ginamit mo siya initially, walang penalty. If not, you will be losing 1 bulwark. Okay? So yan yung other cards pa na may kinalaman yung bulwark. Ginawa kong ganyan guys, kasi pag dito mo binasa, parang ang gulo guys, no? Meron pa silang if not initial, ang gulo guys, no? And then the rest guys, hindi ko na i-cover yung mga to because yung effect nila is same lang naman sa dati
nagkaroon lang ng bulwark. As you can see here guys, no, add one bulwark lang naman. Yun lang naman yung nabago. So, let's just take one card for example. Kunwari, yung ating magandang sample dito. By the way guys, yung mga naka-bold dyan, yan yung mga nasa, yan yung mga sa starter axis, no? Kaya binold natin. Kasi merong alpha rin yan. Tinagal ko na yung alpha. Yung alpha kasi yung weak version. Yung naka-bold dyan, yan na yung na-upgrade na. Na part nung starter axis. So, kunin natin guys yung popular na skill dito. Like ito, guys, popular to. Ant, no? So, yung ant, di ba guys, ang effect niya talaga is taunt, no? So, nga dito, next turn, apply 3 taunt to self. Yan yung dati niyang effect, no? 70 stat. Pero nilagyan lang ng plus 1 bulwark. Yun lang naman yung nabago, guys, no? So, kung familiar ka naman na sa mga cards na to, na I think yung mga kaibigan natin, familiar naman, plus 1 bulwark lang naman yung nangyari. Okay? So, yun lang naman, guys, for bulwark, no? Again, nabago yung sistema ng Blood Moon. Pero yung change na to will still give chance, I think, no, dun sa mga sustained players natin, given na yung mga leftover shield nila ay magiging damage na sa kalaban. Syempre meron pa tayong cards like tassels, meron pang mga reflect, tapos kasabay pa yung mga bulwark na pag sa late game, pag puno na, is sobrang lakas. So baka pumalag pa rin naman yung mga sustained friends natin. So we will see that, no, once live na tong mga bagay na to, no. So yun lang guys for this video. Thank you for watching at see you sa ating next content. Bye.